Kung papanoodin niyo po ang video na ito hanggang sa huli, malalaman niyo po talaga kung bakit dumating ako sa punto na talagang hindi ko kayang tanggapin ang ginawa nila sa akin, guys. Hello, 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 Mini Crafts Chalady! Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga kaibigan ko na po dito, hello po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa mga napadaan lang po dito ngayong araw na ito, hello po sa inyo. Sana po ay mag-stay kayo kahit sandali lamang. Nagsisimula po tayo na maghanap buhay sa ganitong paraan. Ito nga po mga apartments. So ayan guys, kung kayo po ay interesado at kayo po ay natutuwang makinig or manood ng mga ganitong video, nasa tamang channel kayo. Sa mga ganitong klaseng negosyo, malaki man yan o maliit, sinisigurado ko po sa inyo, marami tayong mararanasan sa bawat process or habang tumatagal guys, habang pinapalaki natin ang ating negosyo, napakarami pong mga bagay-bagay na mararanasan nyo na mapupulutan nyo din naman po ng aral. Sa bandang huli guys ay magiging matalino na kayo, magiging expert na kayo at syempre maiiwasan nyo ng lahat ang mga ganitong mga bagay-bagay. Ito nga pong topic ngayong araw na ito ay kung paano ko nga po hinarap ang mga ganitong klaseng mga renters. So talaga naman po guys, ang ibinigay nila sa akin sakit ng ulo ay hindi ganun basta-basta lamang. At talaga naman po binutas nila guys ang aking bulsa para lang po maiayos ko at maibalik ang aking apartment sa tamang itsura at para maging kapakipakinabang po sa mga susunod pang mga renters. So guys, ayan po, stay tuned at huwag nyo na rin po kakalimutan na i-like at syempre po, mag-comment na rin po kayo dyan para naman po mabilis ko kayong mabalikan. At syempre, huwag na huwag nyong kakalimutan. Pakiclick nyo na rin po yung notification bell na yan para naman po ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat po! So guys, napakarami nga pong dahilan kung bakit ang isang landlord or isang landlady ay nagpapaalis ng kanyang mga renters. So una na nga po dyan, kapag hindi diba makabayad, syempre guys, kailangan natin ng income. So kapag hindi nakabayad ang isang renter, paaalisin mo talaga sa ayaw man nila o sa gusto. Pero hindi nga po yan ang naging problema ko guys. Mga on time po talaga sila kung magbayad. Pero may mga renters po tayo na walang pakialam sa kapitbahay guys. Wala silang pakialam kung sila ay nakaka-disturb ng kanilang mga neighbors. Kahit napagsabihan na pa sila, hindi pa rin po nakikinig. So isa po yun sa naging dahilan kung bakit nga po nakapag-decide ako na sila ay paalisin. At hindi lang po yan guys. Kung papanoodin nyo po ang video na ito hanggang sa huli, malalaman nyo po talaga kung bakit dumating ako sa punto na talagang hindi ko kayang tanggapin ang ginawa nila sa akin guys. Makikita nyo po sa video na ito, kayo na po ang magsabi sa akin kung ito po, kung kayo ang lumagay sa aking posisyon. Malamang po guys, hindi lang kayo iiyak, kundi isusumpa nyo guys ang mga ganitong klaseng tao. Pero yun nga po guys, hindi natin ginawa, maayos pa rin po natin silang kinausap. Binigyan ng tamang panahon para sila ay makalipat. At syempre guys, hindi natin sila pinush. Nabayaran nila ang kanilang mga naiwang mga bills. Nasa kanila na po yan guys kung sila ay mababalik sa akin para magbayad sila ng kanilang mga responsibilidad sa mga bills. Pero hanggang sa ngayon guys, ilang buwan na ang nakakaraan, wala pa rin po tayong naririnig or ano pa mang balita kung ano, magbabayad ba sila or hindi. So, ayun nga po guys, bahala na po ang nasa taas sa kanila. So, ayan guys, panoodin nyo po. Thank you.
Guys, sa napanood nyo na yan, bigyan nyo naman po sana ako ng konting comment kung ano po ang gagawin nyo kung kayo ang nasa aking posisyon. Kung kayo ang landlady, ano ang mga ginawa nyo na sana kung ganyan ang ginawa sa inyo na inyong renter. At sa mga nagpapaupa dyan, lakas lang po talaga ng loob ang ating kailangan. At syempre, pray po talaga na sana makamit tayo ng mga taong mabubuti ang kalooban, guys. Yung merong pagmamalasakit, guys, sa ating mga pinaghirapang itong. So, hindi nga po basta-basta makapagpatayo ng apartment. At hindi naman po tayo garapal kung tayo ay maningil sa kanila. Ipinipilit po natin ma-i-provide kung ano yung dapat nilang ma-enjoy sa halaga na ibinabayad nila sa atin. Actually, guys, ito po ay pangalawa ko ng apartment na pinaayos. Yung nauna nga po, guys, kung makikita nyo sa video na ito, ito po ay gumastos naman po ako dito ng 106K para lang po siya maging maayos uli sa dami po ng mga nasira at syempre sa mga ni-renovate na rin pong mga kasalanan pa ng mga contractors na dating gumawa. So ayan, guys, this time naman po ay gumastos naman po ako ng 68,000 para naman po maayos din ang daan at wala na silang dahilan para tapunan ng kung ano-anong mga basura dyan. At syempre, guys, nagpalagay na rin po tayo ng spandrel para naman po mas safe silang mabuti. Yung wala nang makapasok na anumang insekto or ano pa mang mga dyan maliliit na hayop or mga ibon sa mga roof nila, guys. So guys, dito ko na lang nga po pinuputol ang ating video for today. Maraming marami pong salamat at sinamahan niyo po akong muli. At ganun din po, guys, comment lang po kayo para mabilis ko po kayong mabalikan. At syempre, makapag-support din po ako sa inyo. Maraming marami pong salamat. God bless everyone. Bye-bye.